We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Local absentee voting nagsimula na ngayong araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, nagsimula na yung tatlong araw na absentee voting dito sa bansa. Dito sa Calabarzon Region, nasa mahigit 28 yung bumoto sa tanggapan ng COMELEC. Samantala sa COMELEC Batangas, walang naitala na bumotong mamahayag ngayong araw. Nagtungo ang mga police personnel sa Police Provincial Office sa Batangas para maghalal ng susunod na Pangulo, ikalawang Pangulo, Senador at Party List. Nagsimula na kasi ngayong araw ng Miyerkules ang tatlong araw na absentee voting. Dito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga individual na may trabaho sa eleksyon na makaboto na ng mas maaga. Bukod sa mga pulis, bumoto na rin ang mga sundalo at ilang mamamahayag. Sabi ng COMELEC Calabarzon, aabot sa 28 individual ang nagparehistro sa kanilang tanggapan na karamihan ay empleyado ng COMELEC, habang dalawa lang ang mamamahayag. Nauna nang sinabi ng COMELEC Batangas na walang nagparehistrong mamamahayag sa lalawigan para makaboto sa absentee voting. Sa tala ng COMELEC, aabot sa 93,698 na AFP, PNP, media at government personnel ang nagparehistro sa kanila para makaboto. Pero nasa 84,357 lang ang naaprubahan dahil lang 9,341 ay deactivated na ang rehistro. Ivy, sa mensahe na ipinadala ng COMELEC Calabarzon bago tayo sumalang dito sa ating live report, sinabi naman nila na hindi naman nila may kukonsidera na mababa yung bilang nito, lalo na't wala naman daw gaanong malalaking media entity dito sa rehiyon, at karamihan din daw ng mga media ay bumoboto doon sa National Capital Region. Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo. Huli sa magkakahiwalay na anti-illegal gambling operation ang 10 sospek sa probinsya ng Laguna. Unang naaresto ang 4 na sospek na naglalaro ng sabong sa barangay Malabo, Kalantukan, Liliw, Laguna. Napag-alaman na ang mga sospek ay residente ng mga bayan ng Mayhay at Magdalena sa Laguna. Nakumpiska sa mga sospek ang tigdalawang buhay at patay na manok na panabong at perang nagkakahalaga ng 320 pesos. Samantala, sa dalawang magkahiwalay na operasyon ng Santa Rosa City Police, huli habang naglalaro ng tong-its, ang 6 na sospek sa mga barangay ng Sinalahan at Puok sa Santa Rosa City. Nakumpiska sa mga sospek ang 552 pesos na ginamit na betting money. Ang 10 mga naaresto ay nasa kustudiya na ng pulisya. Nagbabala naman si Police Brigadier General Antonio Yara, ang Regional Director ng PNP Calabarzon, na maaaring makasira ng buhay o ng pamilya ang pagkalulong sa sugal. Jackpot! Maswerteng nasungkit ng isang mananaya mula sa San Pablo, Laguna ang nasa mahigit 8.9 million pesos na prize money ng Mega Lotto 645 draw. Nasaktuhan ang winning combination na 36, 17, 29, 28, 12 at 5.
Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong buwan na nanakakuha ng jackpot prize sa loto ang nag-iisang bettor. Noong April 20, isang mananaya na bumili ng kanyang ticket sa Pasay City naman ang nakasungkit ng 33 million pesos na jackpot prize sa Mega Lotto 645 draw. Paalala naman ng PCSO, ang nanalo ay kailangang pumunta sa pangunahing opisina ng PCSO para i-claim ang jackpot prize. Umano'y madalas na power interruption nararanasan sa Lipa City, Batangas. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Nakahanda na ang generator ng pamilya Hernandez para sa nakatakdang power interruption sa Lipa City, Batangas. Sadyang pinaghanda namin niya pagka na sila nag-a-announce na walang ilaw. Mula nung yun. Mula noon. Nung laging-laging bababalit ang mawala ng ilaw, naganda na kami ng generator. Kasi kailangan namin gawa ng isda. Sa abiso ng Batelec 2, pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Lipa City mula Huwebes hanggang Sabado. Ayon sa mga consumer, napapansin daw nila na napapadalas umano ang power interruption ng Batelec 2. Kasi minsan, one week, mag-a-announce sila. Pero minsan, nag-a-announce, hindi natutuloy. Tapos, ano na ulit, mag-a-announce na naman ang brownout. Ay, malimit po. Malimit po. Sa loob na isang linggo ay halos dalawa o tatlong beses. Sa init ganang panahon ngayon tapos imawawala ng kuryente, hindi kahirap. Apektado na rin daw ang anak ni Rowena na naka-work from home. Pati ang kanyang pagtitinda ng frozen foods, apektado na rin umano. Pag ang trabaho ng anak ay tumiming ng umaga, syempre, mga nasa call center ang iba. Syempre, hindi makakapagtrabaho. Tapos yun naman sa gulay, okay yung sa gulay, yung mga frozen ano lang. Pag brown out, eh, syempre, apektado din naman. Malaki rin daw ang epekto nito sa negosyo ni Lisa na kainan. Kapag nawawalan daw kasi ng kuryente, wala rin silang supply ng tubig. Kaya kung magagawa naman ng paraan dyan sa Batelec, eh sana naman po itigil-tigilan na yung brownout. Mayat maya na lang ay may announcement, mayat maya na lang ay may gagala diyan na bukas ho ay wala tayong tubig. Eh minsan ho yung araw na yun yun ang aming mabilis. Paliwanag ng Batelec 2, line obstructions ang nagiging sanhi ng power interruption kamakailan. Bukod dito, nag-overload din daw ang isang 69 kilovolt line dahil sa mataas na demand kapag peak hours. Sinisiguro naman ng kooperatiba na magiging maayos ang kuryente sa araw ng eleksyon. Yung ating nasa operations, itong nasa Lipa, lahat ng ating satellite offices, Area 1, 2, and 3, nagkakandak na sila ng massive inspection ng ating mga meters. Even yung mga house wiring ng ating voting centers, sinecheck na nila para talagang masigurado na walang magiging problema. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan, Balitang, Southern Tagalog. Kauna-unahang search for tourism ambassadors isinagawa sa Camarines Norte. Narito ang report ni Dayan Loqueliano. Sa tuwing sasapit ang kapistahan, hindi mawawala ang patimpalak ng naggagandahang mga kababaihan. Pagdaraos ng beauty pageants nga raw ang nakaugilian nating mga Pinoy para ipagdiwang ang mga festivals sa bawat lalawigan. Pero ngayon, bagamat pinahintulutan na ang ilang face-to-face activities alinsunod sa pagluluwag ng restriksyon kontra COVID-19, minarapat ang mga organizers ng Bantayog Festival sa Camarines Norte na huwag nang magdaos muna nito. Sa halip ay inilunsad nila ang kauna-unahang search for Camarines Norte Tourism Ambassador. Hindi ito pating palak ng kagandahan, hindi rin ito pating palak ng beauty and grace, kundi this is a personality search kung saan ang layunin ay maging mga tourism ambassadors ang mga mananalo. Sila ang napili ng mga kawaninang kagawaran ng turismo. Tungkulin nila na maging katuwang ng Provincial Tourism Office sa mga ilulunsad ng Tourism Department. Ibig sabihin, magiging kasama sila sa lahat ng aspeto ng pagpapakilala sa lalawigan. Sila ang magiging tourism frontliners, models, tour guides, and talents.
Sa nangyaring awards night, ipinagmamalaki ng tourism office na sa 5 nanalo, bawat isa rito ay nagre-representa sa lahat ng kasarian. Ibig sabihin, hindi lang babae at lalaki ang magiging ambassador, kundi kasama rin ang LGBTQIA++. Na tayo sa Camarines Norte ay handang-handa sa pagbukas ng turismo. Kaya ang ating team, nagkakaisang Camnorteño, tungo sa pagsulong ng turismo. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Timbog ang rank 1 most wanted person ng Calabarzon regional level sa ikinasang manhunt operation ng San Pablo City, Laguna Police. Kinilala ang sospek na si Dennis La Rosa, 38 anyos, tubong barangay Santa Isabel, San Pablo City, Laguna. Ayon sa pulisya, nasa wata ang sospek sa kanyang pinagtatrabahuhan alas 10 ng umaga sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 4 counts of rape na isinampa laban sa kanya noong Hulyo 7 taong 2004 at walang rekomendadong piyansa. Ang sospek ay nasa kustudiya na ng San Pablo Community Police Station habang inabisuhan na ang korte sa pagkakadakip sa most wanted. Hinihikayat naman ng kapulisan ang mamamayan na ipagbigay alam sa pulisya ang anumang impormasyon na makakalap tungkol sa lokasyon ng mga nagtatagong akusado. 20 hardware sa Batangas na bisto ng DTI na nagbebenta umano ng substandard na construction materials. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, tagumpay yung pag-iikot ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang lugar dito sa Batangas. Layo ng pag-iikot na ito yung pag-inspeksyon sa iba't ibang hardware dahil nais matiyak ng DTI na hindi nagbebenta yung mga hardware ng substandard na construction materials. Sa ikatlong araw ng inspeksyon ng Department of Trade and Industry Calabarzon sa iba't ibang hardware sa lalawigan ng Batangas, umabot na sa 20 hardware ang nahuling nabebenta ng substandard construction materials. Balak ng DTI na pagpaliwanagin ng may-ari ng 20 hardware. Papatawan po sila ng penalty, pero sila naman po ay bibigyan din po ng pagkakataon na may explain po ang kanila pong ano po ba ang nangyari on their side, at saka pwede din naman po silang magbigay po ng kanilang mga patotoo kung saan po nila ito nabili. Kasi po para hindi na po nila tangkilikin yung mga nagbenta sa kanila ng mga representatives ng mga importers natin, o halimbawa po ay manufacturers, o sila po baka po sila inalin lang. Kaninang umaga, ang hardware na ito sa Batangas City ang ininspeksyon, pero wala namang nakitang paglabag dahil di kalidad ang mga produkto. Ito ang nais matiyak ng DTI, kaya nagsasagawa ng inspeksyon. So maganda po itong ating naging pagtutulungan ng dalawang grupo under the Department of Trade and Industry, sapagkat muli po nating naisagawa ang atin pong titingin sa atin pong mga establishments kung ang kanila pong mga inio-offer na produkto na pwede pong bilhin ng ating households, pati na po ng mga malalaki po na may mga ipinapagawa, ay conforming to product standards. So ibig pong sabihin, kung sila po ay nagko-conform sa product standards, ang mga produkto po na ito na kanilang itinitinda na subject po sa mandatory certification natin ay ligtas. Sabi ng DTI, nasa halos 2 milyong halaga na ng construction materials ang kanilang naselyuhan at hindi na pwedeng ibenta. Patuloy pa silang magsasagawa ng mga ganitong operasyon para matiyak ang pagsunod ng mga negosyante. Nananawagan naman sila sa mga negosyante na sumunod sa itinatakdang batas ng pamahalaan. Ivy, yung 20 hardwares na may paglabag, masasabi natin na kalahati ito doon sa mahigit 40 hardware na na-inspeksyon nila. At
umabot sa mahigit 1,000 yung produkto na na-inspeksyon nila at 916 pieces dito yung napatunayan na substandard. Uulitin lang natin, Ivy, na initial information pa lamang ito dahil hindi pa tapos yung kanilang operasyon noong nakapanayam natin sila. Sa ngayon o bukas o sa mga susunod na araw, aalamin natin sa DTI yung eksaktong bilang ng hardware, kung ilang piraso yung mga produktong kanilang naselyuhan at yung kung magkano yung kabuoang halaga ng mga produkto na substandard. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Pumalo na sa 3,684,835 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 123 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,613,060 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 655,561 ang tinamaan ng virus, kung saan 2,299 ang active cases. Nasa 647,040 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH. Sa Mimaropa Region, umabot na sa 44,100 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 164 ang active cases. Nasa 42,720 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa Department of Health. Higit 11,000 trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon sa ikakasanilang malawakang job fair sa pagdiriwang ng Labor Day sa May 1. Hindi bababa sa 60 mga kumpanya ang makikiisa sa job fair, kabilang ang manufacturing industries. Layo ng taon ng programa ng DOLE Calabarzon na tulungan ang fresh graduates at maging ang mga nawala ng trabaho na naapektuhan ng pandemya. Pwedeng mag-apply ang mga aplikante sa St. Thomas Academy sa Santo Tomas City, Batangas, Vista Mall sa Dasmariñas City, Cavite, Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna, Pacific Mall sa Lucena City, Quezon, at Inares Event Center sa Antipolo City, Rizal. Bisitahin lang ang website ng DOLE o mag-login sa link na naka-flash sa inyong screen. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang apat na kalalakihan matapos umanong bugbugin ang isang bangkero sa barangay Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, naglalakad sa baybayin ang 31-anyos na biktima kasama ang isang menor de edad nang lapitan at harangin ng apat na lalaki. Dito na umano pinagtulungang bubugin ng mga suspect at sinaksak pa raw gamit ang basag na bote ng alak sa kaliwang balikat at kilikili nito. Agad humingi ng tulong ang biktima sa otoridad upang maaresto ang mga suspect. Nasa kustudiya na ng Lian Police Station ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon. Mahigit 1,000,000 mga bata sa bansa target mabakunahan ng DOH sa kanilang malawakang immunization drive. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Bilang pakikiisa sa World Immunization Week, ilulunsad ng Department of Health ang malawakang immunization drive na layunin mabigyan ng routine vaccination ng mga bata na hindi pa nakakakuha ng bakuna. Ayon sa DOH, higit 1,000,000 bata ang hindi pa nababakunahan laban sa mga sakit gaya ng polio, measles, hepatitis, pneumonia at iba pang vaccine preventable diseases. Sa Ibaan, Batangas, hindi pa nagsisimula ang immunization drive pero matagal na raw na ginagawa ng Municipal Health Office ang routine immunization. Opo, napakahalaga po ng catch up para po sila ay maibigay yung bakuna laban po sa iba't ibang sakit upang maging malusog at healthy ang kanilang baby. Sa Chikiting Vaccination Days, hinihikayat ng health authorities na pabakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak para mabigyan proteksyon habang bata pa. Binibigyan po namin sila ng lecture
ng magagandang advice kung gaano kahalaga ang bakunang ito para maging ligtas si baby. Sang-ayon naman ng mga magulang sa routine immunization, lalo't higit na sa panahon ng pandemya. Dagdag protection na daw ito kontra sa mga sakit. Para maaga pong may protection. Siyempre, pag bata pa, hindi siya masyadong maaga pa lamang. Meron agad protection, di wala naman namang pag lumaki yung bata, wala masyadong komplikasyon. Importante po kasi ngayon yung bakuna sa bata dahil nang para po maiwasan po yung mga sakit na dumarapo ngayon sa mga bata, lalo na sa mga ganitong sanggol pa. Dagdag ng health authorities na importante rin daw ang pagpapabakuna kontra COVID-19 para sa mga kabataan. Si Nanay Socorro, sinisiguro na mabigyan agad ng bakuna ang kanyang anak bilang paghahanda na rin sa limited face-to-face classes. Para po, siyempre po, kaya nga sabi natin, kayamanan natin na ating mga anak. Gusto natin na ating anak ay laging ligtas, ganun. Kaya po, kinuha ko na magpabaksin. Samantala, aarangkada na rin ang Chikiting Vaccination Day sa Imo City, Cavite simula bukas, April 28 hanggang 29. Pangungunahan ito ng mga tauhan ng Imo City Health Office para maghatid ng catch-up immunization sa mga sanggol para bigyan sila ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng sakit. Kabilang sa mga bakunang ibibigay ay ang BCG, Hepatitis B, Pentavalent, Oral Polio, Inactivated Polio, Pneumococcal Conjugate, Measles, Mumps at Rubella Vaccine. Isasagawa rin ang bakunahan sa May 26 hanggang 27 at June 23 hanggang 24. Wala munang COVID-19 vaccination sa mga nabanggit na petsa sa mga health center sa Velarde, Plaridel at Greengate para bigyang daan ng programa. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan, Balitang, Southern Tagalog. Formal nang nilagdaan ang kasunduan sa pagitan ng Paki Laguna LGU at DENR Calabarzon upang paghandaan ang Forest Land Use Plan o FLUP project. Layunin ng proyekto ang pagpapaigting ng hakbang upang mapreserba ang kagubatan sa napipinto nitong pagkakalbo. Ang proyekto ay ayon sa itinakdang batas sa ilalim ng Republic Act No. 7160 upang proteksyonan ang mga kagubatan at mga likas na yaman. Sa ilalim ng FLUP project, hinihikayat nito ang partisipasyon ng ibang grupo na makiisa sa misyon. Mapua Cardinals tinalo ang LPO Pirates sa score na 75-65. Narito ang report ni Diane Locelliano. Nasungkit muli ng Mapua University ang pagkapanalo sa NCAA Season 97 Men's Basketball contra Lyceum of the Philippines sa score na 75-65. Nagpamalas ng galing ang mga player ng Mapua Cardinals na sina Paolo Hernandez, Toby Agustin na nakascore ng 13 points, Brian Lacap na nakascore ng 12 points at Arvin Gamboa naman na tinanghal na player of the game matapos magbigay ng double-double 10 points at 11 rebounds. Binuksan ng Mapua Cardinals ang third quarter sa pagbibigay ng 9-0 run, dahilan rin para magkaroon ng lamang kontra Lyceum. Nagtapos ang ikatlong quarter sa score na 53-47, lamang pa rin ang Cardinals. Dahil sa muling panalo, mayroon ng 7-2 game card ang Mapua Cardinals at magpapatuloy pa rin na makipagbakbakan sa ibang koponan. Samantala, ang LPU Pirates naman ay may game card na 2-7 at tuluyan ng magpapaalam sa NCAA Season 97 Men's Basketball. Diane Locelliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 428 pesos wage increase isinusulong ng grupo ng manggagawa sa Calabarzon. Nagbabalik live si Andrew Bernardo. Andrew? Thank you.
Ivy, nasa mahigit 400 pesos yung minimum wage na tinatanggap ng mga manggagawa dito sa Calabarzon sakaling maaprubahan ng DOLE yung pinakabagong hiling ng samahan ng mga manggagawa, maaaring umabot ito sa mahigit 800 piso. Nagtatrabaho si Ronel bilang karpentero sa isang universidad sa Batangas City kahit dayo mula Metro Manila. Ayon kay Ronel, 650 pesos ang kanyang arawang sweldo, kulang na kulang daw, lalo at patuloy sa pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Sa mahal pa rin sa dyan ang gastusin, kulang pa rin eh. Eh, sa mahal na rin kasi ng ano yan, ng mga bilihin. Eh, mga bayarin pa sa kwan, tubig, ilaw. Eh, mataas na rin yung kwan. Mga bilihin pa sa mga pagkain, matataas na sa dyan lahat. Kahit naman 800 pesos kada araw ang sweldo ng kanyang forma na si Monico, kulang din ito, lalo at may isang anak. Bilihin po yung bilihin, tapos masahe. Tapos, mataas na bilihin. Ay, tataas pa yan, sa kasolina, tumaas pa. Hirap na, lalo kung tatlo anak mo, kung dalawa, bangupahan ka pa, tubig pa. Ito raw ang ilan sa mga dahilan kung bakit naghain kahapon sa opisina ng DOLE Calabarzon sa Laguna ng petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines samahan ng manggagawa. Hiling nilang madagdagan ng 428 pesos ang minimum wage ng manggagawa sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon. Yung pagtaas ng fuel, pagtaas ng presyo ng mga pagkain at iba pang mga serbisyo. So, bumababa na bumababa yung kakayahan o yung purchasing power ng sahod sa Calabarzon. Ikatatlo, finactor in din namin yung food requirement ng isang pamilyang manggagawa kung magkano ba talaga yung kinakailangan niyang nutritious na pagkain para naman sila ay maging malakas, matalino at may panlaban sa sakit. Parehong pabor dito, sina Ronel at Monico. Mas malaking bagay talaga yun kung makuhan. Ma-approve yung ganun dagdag ng sahod kasi kahit paano mga malaki-laki ng ano na yun. Malaki-laki ng karagdagan yun sa gastusin. Eh, mas maganda kung ano para nakatulong tayo sa ibang kapos pa ng palad yung kulang pa ang sahod katulad yung mababa pa. Mga labor, mababa pa. So, para makatulong sa mga pamilya ng... Paano makakatulong sa inyo? Sa akin, siyempre yung pang-budget, pagkain, kulang, kapos pa rin. Mahal ang bilhin eh. Ayon sa DOLE, idadaan nila ito sa public hearing bago maglabas ng desisyon pagkatapos ng 30 araw. So, lahat po na natanggap namin petition ay isasalang po namin doon. Okay, para naman magkaroon po ng magandang palitan po ng kuro-kuro sa pagitan po ng manggagawa, namumuhunan, at pati na rin no, yung anay ng pamahalaan. No? Pakinggan natin po lahat ang kanilang posisyon, ang kanilang manifestation, suggestion, recommendation, or sentiment. Ayon sa Department of Labor and Employment, 2018 pa, huling nagkaroon ng pagtaas sa minimum wage ng mga manggagawa sa rehiyon. Ivy, hiling ng TUCP sa DOLE na madesisyonan ito agad-agad at wag na daw dumaan sa masyadong maraming pag-uusisa, lalo na at noong isang taon pa o noong nakaraang taon pa nila ito inaasahan. Pero sabi naman ng DOLE sa atin, no, dapat daw maintindihan, o bagamat naiintindihan nila at valid naman daw yung kanilang dahilan kung bakit sila humihingi ng dagdag sa minimum wage, dapat daw maintindihan rin ng mga manggagawa na dumaraan pa yung bansa sa COVID-19 pandemic. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Huli sa by-bust operation ng Lucena City Police ang dalawang lalaki na sina Efren Raagas at Antonio Raagas, parehong residente ng Barangay Ibabang Dupay, Lucena City sa Quezon. Nakumpiska sa mga naarestong sospek ang higit 1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 30,000 piso. Sasampahan ng kukulang kaso ang mga naarestong sospek. Intertropical Conversion Zone nagdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Narito ang report.
Patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa bahagi ng Mindanao at Palawan, kung saan dala pa rin ito ang mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Samantala, easterlies naman o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Dala pa rin ito ang mainit at malinsangang panahon lalo na sa tanghali at mga tsansa na mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa dakong hapon at gabi. Inaasahan ding mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng easterlies sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Sa kasalukuyan, walang namomonitor o binabantayang low pressure area o bagyo na maaaring makaapekto sa bansa. Ngunit dahil aktibo ang ITCZ, hindi inaalis ang posibilidad na mayroong mabuong sama ng panahon o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR na maaaring magpaulan sa bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan sa mga susunod na araw. Para naman sa Calabar Zone, patuloy na magiging mainit at malinsangan ang panahon lalo na sa tanghali at mayroon ding tsansa na mga pulupulong pag-ulan o panandali ang pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. Dahil sa mainit at malinsangang panahon, paalala pa rin ang pag-asa sa ating mga kapuso na hangga't maaari ay limitahan ang outdoor activities at kung hindi naman maiiwasan, huwag kalilimutan ang pananggalang sa direktang init ng araw. Huwag ding kalilimutang magsuot ng mga presko o light-colored na damit at ugaliing uminom ng tubig upang maiwasan ang panganib na maaaring maidulot ng init ng panahon sa kalusugan. Sumikat ang araw kaninang alas 5:36 ng umaga at lulubog naman ngayong alas 6:12 ng hapon. Ace Medrano, Balitang, Southern Tagalog. Opisyal nang pinasinayaan ang Sentrong Pangkabataan sa groundbreaking ceremonies ng Oriental Mindoro IT Park at Sectoral Complex. Layo ng proyektong ito na matugunan ang mga pangangailangan ng kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Ang proyektong ito raw ang papanday sa kakayahan at lilinang sa kaalaman ng kabataang Mindoreño at higit sa lahat, kakalinga at aalalay sa iba't ibang sektor ng lipunan sa lalawigan. Hindi lamang mga kabataan ang makikinabang, bagkus ay magbubukas din ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayang Mindoreño. Spicy winter at salty summer halo-halo, suwak na merienda ngayong mainit ang panahon. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Pagdating sa malamig na Pinoy desserts, walang tatalo sa halo-halo. Matatamis na sangkap mixed with kinaskas na yelo at gatas, talagang perfect ngayong mainit ang panahon. Dine sa Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas, patok ang halo-halo with a twist na nagmula pa sa Laguna. Ang pinifeature namin yung spicy winter, yung may kaunting anghang, may sili sa ibabaw, may kaunting sipa ng anghang, sabi nga nila. Medyo exciting yung siyang tikman kasi nga kakaiba. Anim lang na sangkap ang gamit sa pagbuo ng spicy winter halo-halo. Pero special Italian gelato ang gamit na yelo upang maging mas makrema at syempre healthy rin daw. Simple lang ang paggawa sa special halo-halo. Unahin ang minatamis na saging. Sunod ilagay ang langka at milk mix. Budbudan ng chili flakes at saka ilagay ang kinaskas na Italian gelato hanggang mapuno ang baso. Lagyan ng leche flan, ube at extra langka sa ibabaw. At syempre, ang toppings na sili at chili flakes at salted egg. Hindi siya karaniwan na yelo na tubig na pinatigas. Siya ay pinatigas na templado na. So pag dinideliver sa amin, naka-tab na siya at ready na para i-shape. Wala kami sugar na nilalagay. Milk line na kaseparate kasi templado na yung gelato. Ang grupo na ito, pauwi na sa Candelaria galing sa outing pero dumaan muna dito upang matikman ang pamosong halo-halo. Ito po yung spicy winter halo-halo ng isa po sa bestseller nila. So, surprisingly, sobrang sarap po niya. Nag-blend talaga yung spiciness at saka yung sweetness ng halo-halo. Na parang, di ba matamis yung halo-halo, pero pag-blend mo pala ng spicy, mas perfect yung combination kasi hindi ka agad magsasawa and sobrang sarap kasi talagang hanggang doon ayaw makubusan kahit mang. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo mga kapuso? Tara na suminsay din sa San Juan at subukan ang creamiest halo-halo ng Laguna na ngayon nasa Batangas na. Lorenzo Ilagan, Balitang, Southern Tagalog.
GMA Synergy's Limitless, a musical trilogy, nanalo ng Silver World Medal. Narito ang report ni Dayan Localiano. Kinilala ang galing at talento ni Asia's Limitless star Julian San Jose, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pinatunayan ni Julian na pang world class ang kanyang performance sa Limitless, a musical trilogy. Nasungkit ng online musical initiative Limitless, a musical trilogy, ang Silver World Medal in the Entertainment Special Variety Special category sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Lubos ang pasasalamat ni Julie sa mga tumangkilik at sumuporta sa kanyang limitless musical journey. Thank you so much for this honor. I would also like to thank GMA Network, especially to Synergy for giving us this opportunity to share my passion, my music, my heart, and the beauty of our country, the Philippines, to the world. To my limitless family, we did it! Pinangunahan ng GMA Synergy ang pagbuo ng Limitless, a musical trilogy. Sa Mindanao, unang kinuhanan ang Part 1 na may paksang Breathe. Sa Visayas naman, sa Part 2 ang Heal. At sa panghuling parte ng musical trilogy na Rise. Along with every Filipino, we have shown the world that with our unshakable strength and faith, we can rise above the challenges of this global pandemic. Nagpasalamat naman si GMA Regional TV and Synergy, First Vice President and Head, Oliver Victor Amoroso, sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Hindi umano magiging matagumpay ang Limitless, a musical trilogy, kung hindi dahil sa dedikasyon ni Julian San Jose at lahat ng mga nasa likod ng world-class initiative. On behalf of GMA Network Synergy, I would like to thank the 2022 New York Festival's TV and Film Awards for giving us the silver medal in the Entertainment Special Variety category for Limitless, a musical trilogy. Ito po yung kauna-unahan naming nakuhang award para po sa kategoryang ito. As our appreciation to your support for Limitless, GMA will be airing the three-part TV special on three Sundays this May. Abangan po natin. Samantala, panalo rin ng gold medal ang The Atom Aralia Specials na Munting Bisig. Bronze medal naman ang nasungkit ng Kapuso Mo, Jessica Soho, sa kanilang winning segment na Bestida ni Rani Lynn. Nakamit din ng Eyewitness ang bronze medal sa kanilang documentary special na Koronang Tinig. Dayan Localiano, Balitang Southern Tagalog. Partner, i-congratulate natin si Julian San Jose at lahat ng bumubuo ng Limitless, a musical trilogy sa pagkapanalo ng Silver World Medal sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Mga Kapuso, ipapalabas daw yan sa Kapuso Network ngayong Mayo, kaya abangan po natin yan. At congratulations din sa iba pang programa ng GMA Network na nagwagi sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Ang mga tagumpay na ito, ang international awards na ito ay hindi lamang karangalan na tagumpay ng mga Kapuso, kundi maging nating mga Pilipino. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.